Alright! Handa ka na ba, Juanita, para sa susunod na laban natin? Handang-handa na, kuy. Handa ka na. Sino ba yung susunod na laban natin? Sabihin mo nga, partner. Ang next match natin for this day is Macta and BaiSha Gaming. So, it's Philippines versus China, partner. Sabi nila dito, partner, Philippines versus Great Wall of China. Ikibagin natin ang Great Wall of China ngayon. Okay, seryosong analysis tayo ngayon, guys. Ito yan. Ang Macta, ang laki ng pagbabago from the last time na nakita nila itong Macta film. Pag hindi nag-research itong Chinese team, eh medyo talagang kaya natin gulatin itong BaiSha game. So, kailangan matinding research yung ang ginawa ng team ng Chinese team na ito. Kasi, pero ang kinakatakot ko lang, eh talaga kahit nung ako yung lumalaban, talaga ito, alam mo ba ang Chinese team dati, partner, may spy pa yan? Wow! Oo, may spy pa yan. Dapat nagpa-practice kami dati dun sa binigay sa amin. Ha? Private daw yun. Binigay sa amin ng practice room. May in-check sa likod namin. Kala namin, fan lang. Yung pala, kasama nila sa team. Analyst pala nila. So, yun, medyo nalugi kami dun. Bakit nakalusog yun, partner? Actually, kasi China yung medyo, no? So, hindi namin alam na yung mga nanonood sa likod namin. Fight ng team ng backroom na ngayon, AG yung team na yun. Pero tinabanan natin sila ng So yung lineup ng Macta ngayon. Macta yung firma. Yung mabata, no? Justin. Youngest lineup nila ngayon. We all know naman na si Justin. Ito si Rebe. The child prodigy talaga. Si ito dalawang Zyx. Kasi nung dati nakikita naman ito, bata-bata pa eh. Ngayon, mm-hmm. Tiko, sila na yung ngayon pinakamatanda sa team nila. Isipin mo yun. Di ba? Isipin mo yun, yung dalawa tayo, kapatid nila ni Aris, tapos si Revenge. Tapos, pati to, actually, pati to isang bata, si Alvin. Eh, yung mga bangta natin, pero ngayon sila na yung matanda sa team, sila na yung veterano. Malalaman ko talaga kung magal sila sa game, eh. Di na ako yung simpatin. Hindi. So, dito, sige, ano ba dito? Ano yung masasabi mo? Kumbaga, masasabi mo talaga na tumanda na sila sa game, Paco. Oh. Kung naman so, partner, ito, sinasalo mo naman yung... ito yung ating statistic for our team Macta, Team Philippines. MVA, look at that KD, 1.44. Mm-hmm. Ang lakas niyan. 1.44. Yung mataas niya? Yung damage per round, ng KR guys, it means damage per round. 0.96. That's 4th in the league right now. Pang-apat siya, sa damage dealer. So para kang pumapatay ng isang tao per round. Ganun ka laki ang impact nitong bata to si MVA. So dito naman makikita rin natin ito naman yung statistic ng ating kalaban na BaiSha Gaming. Itong BaiSha Gaming ang ating ginagawa natin. Ito ang kanilang round rate is 71%. So, malakas talaga itong ating data. 71%. Isaw ang matunog. Ito, delikado tayo. Ito, dapat pagandaan natin itong attack nila. Kasi ang blacklist nila, partner, 81%. 81%, partner, ang kanilang blacklist win rate. Ang kanilang GR win rate naman, 58%. So, alam naman natin, kaya natin maintain ito sa offense. Malakas sa offense ang team Philippines lagi. Halos lagi. So, kung yes. Medyo mahina sa defense itong ating kalaban niya, ito sa game, 58%. Mas mahina sila sa defense at sa offense. Kailangan natin i-take advantage ito. At ang malakas sa nila, partner, sinasabi mo, si 577. Look at that rating. 1.80. Ang problema, lahat sila above 180. Oh, ang si Lun nga, one. Tsaka si Shao kasi, siya kasi yung pinaka medyo naging nagmarka sa amin ni R2 kahapon. Okay. Grabe kasi yung mga snipe play nito. Sniper yan, yung 1.7 yan. Sniper ka? Oo. 0.75 for KD for sniper. That's very good. 1.80. 96 damage per round. Wow. Talagang Everest. Talagang napakalaki. Napakalakas itong dadaanan ng Pacific Macta ngayon. Pero I still can't their box. I still believe that we can win this. Pacific Macta pa rin ako rito, partner. Kung one siguro for Pacific Macta. Macta to for sure. Wala nang duda doon, partner. Wala nang duda yun. Macta talaga. Kung ito nang mangyari, of course, we're going to support our own. Pero sabi ko nga, guys, medyo mabigat itong kalaban nila. Kasi kung titignan nyo, lahat ng play nila above 1.0 rating.
gaano kalakas ng isang team para lahat ng players mo maging 1.0 rating. I mean, every ang ibig sabihin ng guys, sa data, lahat sila damage dealer. Lahat sila kayang mag-clutch, lahat sila kayang mag-impact ng big damage sa team mo. So, walang, kumbaga, walang napupugo sa team na to in according to our data right now. Pero kasi, meron ding ano, may kinalaman din yung kalaban nila eh. I think kalaban din. Sino yung kalaban nila nung una? Nang BaiSha? Nang BaiSha. BaiSha Gaming, diba, Vietnam. Genius? Ay, Genius, diba? Eka. Ang kalaban ng BaiSha, oh, Genius, Vietnam. Last time, yesterday. Kahapon, yes. Oh, so, Genius, so may kinalaman din kung talagang masyadong kayang-kaya ng BaiSha yung Genius. Alam mo yung minacho na lang nila. So, may kinalaman din yun sa rating ng mga player ng BaiSha. So, hindi pa rin ako natatakot o hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa para sa ating Pacific Macta. Kasi yung Pacific Macta, yung rating ng mga Pacific Macta natin against sa pinakamalakas, isa sa malakas na team ngayon dito sa trade yata ang kalaban nila yesterday. Yung TA28. So, third yan sa ating league. Sila yung third highest sa win rate dito sa ating team. So, yun yung kalaban nila yesterday. So, hindi pa rin ako kinakabang para sa Pacific Macta. Alright. Go ahead, partner. Let's start ang ating second match for today. Again, this is Pacific Macta, of course, ng Team Pinas versus BaiSha Gaming from China. Again, BaiSha Gaming, medyo mataas nga ang rank nito as of now. Noong nag-start itong APAC, I think they are on the second. Pero syempre, hindi magpapahuli ang Pacific Macta at aakyat yan for sure, yes, partner. Yes, for sure yan. At ang map natin for today is fourth para sa first match. Parang kaka-fourth lang natin. Partner, sabi ko kasi, pag hindi nag-research itong BaiSha, magugulat sila sa galawan ng Macta ngayon. Oo naman. Oo, kasi iba na yung Macta ngayon eh. Kung papasinin mo, mas heavy na sila sa utility usage, mas heavy na sila sa refrag rate. So, mas maganda na laruan ng Macta ngayon. Buti na lang, hindi tinamahan si Aldrin doon, fighter! Oo! To the execution! Buti na lang talaga. Naku, na-flash tayo, na-counter-flash tayo doon, fighter! Oo nga. Oh, nagkakaamuyan pa yan. Kasi ito ha, ito ha, partner. Okay, nadurog tayo doon sa execution na yon. Pero kung titignan mo lahat ng mga kailangan gawin, ginawa ng Macta. May smoke doon sa sinasabi natin kanina na hindi di-smoke na SDJ. May smoke yun. May flash din tayo. So lahat ginawa natin. Talagang marunong din talagang dumepensa lang itong kalaban natin. Yes, kompleto ang galaw ng Macta doon. Pero tignan natin dito sa next round. Again, Pacific Macta is on the blacklist. Si Pierce currently drop. Medyo nag-stay put pa tong Macta, no? Habang itong si BaiSha, hindi naman sa nag-overextend, pero sila yung mas malikot sa nangyayari ngayon compared dito sa Pacific. Talagang ginagawa lang ng BaiSha. Tawag dito, partner, is info gathering. Papasinin mo, smoke. Pag nawala yung smoke tayo, hindi na nila bababaran yan. May isang second shot, that's the second smoke. Parang nasa second smoke kaya there. Kasi parang patagal lang yun eh. Parang papatagal lang yung oras. Kasi habang tumatagal yung oras, mas maganda para sa akin. Uy, pero mukhang nakakil itong member na si N9 from BaiSha. Justin is down. Sorry naman na pitas ni Justin on that. Pero meron pa tayong 4 members nitong Pacific. Tingnan natin kung anong gagawin nilang next move. Nakita medyo malas yun, ha? Yeah. Muntik nang mamatay sa granada yung ano, yung muntik, BSN. Muntik na. Oh, muntik na. Oo. Ang ganda na lang ginawa. Chasa na tuluyan na. Hindi pa tinuloy eh, no? Ganda na nung reaction actually nung ano eh, nung nasa long B na. Grenadine nila eh. So ito, I think they're going for a split B, partner. Split B ang mangyayari. Kaso may backstab. Naku, may backstab na. Naku. Si, ano, si Shao. Ano, backstab, oh. Yung sniper nila. Oh! Naku, nakapitas na ng isa. Naku, si Revenge, huwag ka makapagp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 apag
going again to BaiSha. Ito, siguro by this time, binabasa ko ng Pacific Macta ang BaiSha. Kasi pag ganito ka level counter sila itong ginagawa ng kalaban. Kasi siya ang passive player natin ng ating. Pag ito, I think they're just going to like to pick someone. Ayan, yan yung kaninang
pumiksa kanila ito nandito sa oh. So, tatay, pitasin ni Revenge to. Yeah, yeah, yung counter strategy na sinasabi natin. Yeah, yung counter strategy na sinasabi natin, partner. Ito, ma-offer kong kalaban ito. Ako! Kumuhang F7. Naunahan sa ni T on that. Revenge is down. At tingnan natin itong si T. Medyo nagpaback na itong si T. And tutukan naman natin si Justin and going to Aldrin na nandito sa taas ng bridge. Magtapatan lang sila Aldrin dito eh. Pero nakita si mo yung partner. Ito yung sinasabi natin counter-strike. Alam natin kung may tao doon. Try natin kasi. Pero sana ano, ang dalawa pa na natin ako nagranada pa itong si Aldrin, leaving it 3 versus 5. He is almost down, pero naunang bumagsak itong si Shilun. Si Shilun, Shilun of BaiSha Gaming. Leaving Justin and MBA na lang, yung dalawang bagets natin as the last two players. So si MBA na lang ang nandito na. Hindi nagpaklar sa isang araw. Ito yung highest rating natin ngayon eh, si MBA. Versus team. Kayang nalikuran itong Pacific Macta. Bawi, bawi, guys. 3-0. By this time, sabi ko sa inyo, magkakaroon naman tayo. Nakakita naman tayo ng reaction galing sa ating Pacific Macta. Isi-stagnant na pulit-pulit ang ginagawa. So ito, talagang gusto nang exploit itong taong to. Ito yung kalaban nila na gusto nang exploit to. At nakabasa, naramdaman ni T na siya yung titirahin ng Pacific Macta, partner. Yes. Di ba, galing din ng mga reaction ng mga kalaban talaga. Papa siya. Ito may naman ay push na partner. Hindi, mahirapan sila rito. Exactly. Ito, makikita ko. Ito, kasi, flash. Nice flash. Pumasok na dito sa LA. Oo, oh, kaso mukhang nabulag dito ng Pacific Macta. Aldrin, sayang bulag. Nabulag siya ng flashbang. Aldrin is down. That's it naman. Coming from JYP. Is back up. Moving was situation. Agad ng BaiSha. Good job, Pacific. Good job! So yun, partner, mas malinis yung execution natin doon. So same spot, nandun pa rin mga splash natin, nandun pa rin mga smokes natin. And then executed natin ang A. Mas maganda lang yung palitan natin ng tag. So good job sa, ano, Pacific Squad at ang flash drop ng kawalan ng Philippine team. Yes. Ayos yun nun. 1-3 ang score natin. Still in favor of BaiSha. Pero, kaya tayo panghabuin ng Pacific to. Itong si Justin mukhang nagpapatagos lang ngayon dito sa mid door while si Aldrin JYK nakapwesto sa tapat ng LA and si Revenge naman nakasipat, sayang punti pa Revenge sige na. Revenge sige Revenge sige Revenge ano ang pangit mo pagkasabi ko nun, no? Pero tama naman talaga eh, ipotok mo na. Pero tingnan mo yung nangyari yun, yung dahil sa execution na ginawa ng Pantalon, tingnan mo yung pantay ng BaiSha, masyado sila nag-aalangan sa akin ng A-side. Diba? Masyado sila nag-aalangan. So ano kaya counter-strat ang gagawin ng ating Philippine team dito ngayon? Are they going to steal na dahil A-side? Yung parin ba yung gagawin nila? O, yes. O gagawin nilang fake ito? Tingnan natin, no? Kung mali mo naman mag-fake. Tingnan natin, kasi sabi ko nga, why are you going to chase when it's working? Diba? Tingnan natin anong execution gagawin ng ating Pacific Macta. Ito lang ginagawa, napaka-tactical ng ating team, no? Hindi sila nagbabadali. Tignan mo naman yan. Nakakatuwang panoorin yung mga itong klaseng team. At least, di ba, yung isang player na isang team natin ngayon. Kaso handa ang BaiSha Gaming. Sana i-check nila to, partner. Handa nila dito, nakatrap to, partner. Medyo nalang sila dito. Ayan na, una ko po ang Pacific Macta. Mukhang isa-isa ng nauubos ang Pacific JYK. Humihinga pa si JYK, konting HP pa natitira. Pero grabe, for players ng BaiSha Gaming, puno-puno pa yung bar. Ang hirap nun. Napit na sila eh. Ang nangyari dito, partner, eh, talagang counter-strategy version of counter-strategy. Kung papasilin mo, ready yung setup ng BaiSha Gaming for an AD. Diba? Ready-ready sila for an AD. So talagang, kailangan talaga advance tayo mag-isip din talaga rito sa laro. Kahit sa FPS eh, hindi ko dito. It's all about counter-strategy eh. So tingnan natin anong reaction. Pero tingnan mo, gano'ng kaalangan ang BaiSha sa minimap. Talagang nag-aalangan sila sa depensa nila sa A. Di ba? Pero ngayon, dalawa na ang pinadala nila dito sa B-side. Mahinig yung BaiSha ito. Yes, the flash out.
Nako, sunod-sunod na wawala ang pasipin Macta ngayon, keeping ZYK as the last man standing. Arter, ano bang masasabi mo? Bakit hindi nag-work out? Well, ang ginagawa nila doon kasi partner is they want to flash in doon sa behind the smoke. Gusto nila i-flash yung smoke, lalabasin nila. Kaso, medyo pangit yung spacing natin yung pagkakataon pa yun. Hindi pa rin. So, this is going to be a rush. Rarushin natin yung design. Are you ready for this? Pag-ready yata ang bike sa rush na. Nice kill coming from NBA. Isa pa! Kaya pa, isang bawas pra galing yun sa BaiSha Gaming. Gini yung sniper ng BaiSha, nakatutok ko sa labas naku ng house. P. Mahirap pa sila rito. Justin, naku! Justin! That's two kills ulit coming from BaiSha Gaming. Naku! Muntik na nilang ano yun eh. That's 5v2, di ba partner? O 4v2? Sa 4v2, I don't know what happened there. Pero umabot sa rotation yung sniper ng BaiSha eh. Or nandun na talaga yata siya, partner. Yung sinasabi ko, pag umiikot yung sniper, mahirapan yung huliin eh. Magkasali siya eh. Pero dito, partner, I'm a little bit worried that. Kasi mas malakas ang BaiSha sa attacking. Mas malakas ang BaiSha sa attacking. Aggressive ang approach nitong BaiSha. Kailangan natin kumuha pa ng score dito, partner. Sana makakuha pa tayo ng Kahit 3-6, no? Mag 3-6 lang muna ko ng pasipik bago mag 3-6. 3-6, yes. I think that's the best 3-6. Si Aldrin is throwing us a grenade dito sa mid. Well, let's see. Itong si T naman nakaabang dito sa gitna. And taking a look at the map, we have members ng Pacific Macta na nakatingin lang dito sa B-site, no? And we have people in the mid. Habang itong isang si Aldrin, medyo nahihiwalay sa kanya mga teammate, nag-gather lang ng info from A-site. C4 is currently drop as of now. Parang magbabardagulan sila dito sa gitna. Nagkatapunan na nga ng grenade and flash. Sayang, bulag kong members ang pag-iwag. At sunod-sunod na nawawala ang C-pick. Oh no! Partner, ganda lang dito yung ating kalaban dito, partner. May talagang reactive sila. If you go to notice, hindi sila static. What I mean is, every round, iba-iba yung ginagawa nila ng defense. So, mahirap talaga ba sa ito? Nice shot kami pa yung revenge, and we need that. Kailangan natin yung first pick na yan. Sana makapitalize natin ito. Naku, nice. Nasa second kill, what a shot coming from 577! Ano yun? Partner! Grabe, no? Grabe naman yun! Grabe naman yun! ZYK is down as well. Let's take a look at Aldin at si Justin naman nandito sa court. Habang itong si N9 nagbabantay lang bandang Z. Si 577 nakapwesto na dito sa dulo, no? Nakapwesto siya dito sa box. Natin dito sa CFS map. Naging bakal na siya. Hindi na siya madaling tagusan. Pero yun may mga spot na lang na tagusan ka. Mukhang na-flashback ang members nitong BaiSha Gaming. Naku, bulag din si Justin, no, pati si MBA. Oh my God. Kaya to, may separation yung kalaban, partner. May separation, kaya to. Isa pa, MBA. Kaya pa, partner. Kaya to, MBA. MBA yung pinaka-tunay natin. Takunan mo. Kaya mo to, MBA, yung ground. Naku, nervous. Isa, buti na lang. Nice one. Kaya po tumbalik na rin sa defense, ha? Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo guys, comment nyo sa comment section. Hashtag Macta. Hashtag Macta. So, score is now 7-2. Nag-switch na nga tayo ng time. BaiSha is now on the blacklist and Pacific Macta on the global risk. Hopefully, merong mapakita magandang defense itong Pacific para ma-block agad sila lang. Naku, na-block 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 agad sila lang.
Yan yung tatandaan nyo, guys, yung mga nanonood dyan. Tingnan mo yung discipline ng kalaban natin. Kahit naman sila, nagsama-sama sila, hindi sila nag-aasim, hindi sila nag-aanap ng kalaban. Dapat matuto kayo, na matuto tayo ganito maglaro. Kaya-kaya pa yun habulin. Kung hindi man mana to, tingnan mo, magtutuwan yan, Macta pa din ang kanal. Oo, oh, pwede pa rin ka ba? Kasi mapa ba? Siya yung mapa ba to? Sa kalaban to, di ba? I think so. Ay! Hindi ko napansin. Pero mukhang nakapatay ng isa itong si Aldrin. Almost down si Aldrin. Siguro mga 10-8 pina lang to. Kailangan lang yun na magandang shot. May crystal natin dito. Nice shot coming from nice Revenge! Shot Revenge! Oh, another counter kill coming from NBA. That's two kills naman! Coming from NBA. Last one standing. Oh, that's BS pala. Eh, ang bilis ng execution ng BaiSha doon, pointer. Itong BS pala ang mahilig mag-ano, 2 kills. Naku, ano kayang gagawin ng Macta dito? Kailangan lang humabol. Mano 9-9 pa yan, kamo. medyo kinakabahan na talaga ako sa ating Macta ngayon. Kasi, as you can see, parang ano eh, parang masampasa tayo ng kalaban, no? Yung execution nila, it's like, yung sinasabi ko, wala sa hesitation, they just execute, and that's it, they bring mo the play. Ito, malalasong tayo, naku! Ito ata yung team na magaling magbasa ng play. I'm trying to recall kung sino o itong BaiSha game. Kung di man BaiSha, AG. Yan, both oh Chinese team. More victory situation, at least meron tayong lifeline dito, partner. Lamang tayo ng isang tao. Ayun ako, meron na nakita na yung contact. Meron na tayo sa... side. Kailangan mo makapunay dyan, guys. Bulag lahat ng nandito sa B-side. Going on 2v3. Oh. Ang head count is in favor of Pacific. Kaso mukhang napit na sa itong si JYK. Meaning ito yung Bo3 Aldrin and Revenge. Last of standing trying to enter B-side. T4-T3 pa na pang nag-8. There's Shao! Nag-8 na si Shao! That adjustment. I mean, as you can see ni partner, hindi nila... hindi nila pinadali yung plan kasi hindi doon na meron ng pressure galing sa atin kasi Macta. And yeah, that's a 9-1 versus ating team Philippines. Map 2 is going to be, ano was the map 2 partner? Kinatry kong i-check ang map number 2 natin pero antayin na lang natin partner. Yung highlights partner, hindi naman yung highlights natin. Ganda ng prospect dito sa atang atin na ng kalaban. What going to do pagpaganda ng prospect ng kalaban is after, I mean, sometimes you need to throw a big sign. Pwede tayo mag-throw a big. I'm not sure kung ano magiging reaction ng BaiSha sa pick kasi hindi natin natin pagpaganda. Wala tayong information po ang reaction ng BaiSha sa pick. Number 2, pag talagang outgun tayo, mag-outgun kasi tayo sa kalaban ko. Mag-outgun tayo sa kalaban, kailangan din tayo sa mga masiskip. Hindi dapat tayo sa buwan nito wag goal mga long range kasi dapat sa kalaban ko pa rin. Kaya yung loop tayo. May spacing natin medyo ano rin, medyo malayo kayo. Sana mabago natin ito next month. Kung anong gagawing move ng Pacific Macta dito, no? Malakas yung kalaban, partner, wala rin akong masabi. Wala akong rating na move. Siguro ito lang, itong rating na dito, medyo makalat tayo sa rating na to. Pero, lahat ng rounds, partner, okay naman yung ginagawa ng Macta. Hindi natin so, napansin yung set summary. I mean, kung sabi ko nga, wala akong nakita nag-overextend ng Macta, nag-overengage ang Macta. Pero lang nung last round medyo makalat tayo doon pag-click natin. Pero yung round, lahat ng rounds, bago yan. Okay naman eh, nag-smoke sila, nagpa-crush sila. Talagang nahuhuli tayo ng mga prospect ng kalaban. Isa kasi ito. Ito yung ating summary. The N9. Oh, walang tumataan sa ating partner. Oh, pwede naman si MVP natin. Yes, pero, I mean, di ba sabi ko sa'yo, dapat at least sa isang team, tatlo ang above 1.0 rating. Tatlo dapat yan, partner. Pinan mo yung rating na kami lang, oh my God, di ba the rating? The firepower of BaiSha Gaming is, wow. Wala akong masabi, partner. I'm pag ganito kalakas ang kalaban, in my experience,
all we can do is daanin sa play, daanin sa gulak. Kasi kahit talong mo yung mga kahit misal itong Macta, talong natin pag in-interview natin yan, they need to, they know what to do eh. Kailangan nilang gandaan ito sa gulak, kailangan nilang daanin sa mas maraming baril. Hindi pwede silang humarap na isa-isa. Dahil nga tingnan mo, pag pumasok tayo, kahit anong flash ang gawin natin, anong smoke ang gawin natin, eh, may, yung crossfire activated. Eh. So, kung ang problema ng Macta rito, paano natin i-deactivate itong crossfire ng Macta? So, sana masunusin ka dito. Yes, pero let's proceed to our second map. So, mukhang compound ang ating second map of the day for Pacific. Hopefully, they get this map at yung third map as well. Sure ball Pacific map yan. Pero kung makikita nyo ang minimap natin, BaiSha Gaming is on the blacklist. At Pacific Macta naman nasa global race, but it doesn't look good right now for round number one dahil naunahan itong Pacific Macta at kailangan naubos agad. Partner. Last na yung kalaban natin. Why, partner? Why? Partner, ngayon, I'm really stunned of what I'm seeing right now. I'm stunned po kasi malaki din ang pagbabago ng ating Macta eh. Isa lang yung masasabi ko, hindi sila familiar sa ganitong klaseng kalaban dahil nga dito sa Pilipinas, eh, madalang lang yung kalaban na ganito. Kailangan kasi pinapractice mo yung depensa mo sa ganitong klaseng kalaban eh. Ngayon, pag dito sa area mo, wala kang nakakalaban na ganito, medyo pagdating mo sa ganitong kalaban. Oh, nice crossfire, partner! Nice crossfire, kaso na, hindi na maximize. Pero 2v3 situation pa rin, kailangan nila manalo rito. They need to rethink together. Kailangan together na. Nice shot coming from Zyke. Ito na. Kising na ang isa ang ante. Triple. That's a triple kill, di ba? Coming from Zyke. Yes. But good yun, no? For ZYK. Pero that's what I'm saying. 1-1 na, partner. 1-1 ang score. Yes. Ito yung sinasabi ko, partner. Pag hindi ka sanay sa ganyang klaseng kalaban, medyo maninibago ka pag ito yung international tournament. So, meron ka time to adjust. Am I worried, partner? Kung yung tanong mo, hindi. Pero I'm hoping na makapag-adjust agad ang ating backline ko naman. Nice double kill. Galing kay Zyke. Gising na ang Alde ng Pacific Macta. Oh. What? Okay lang. 3v4 situation, okay, partner. 3v4. They're in good hands. Kailangan nilang tumibay dito. Yes. Last three players para dito sa BaiSha Gaming and 1 minute and 43 seconds pa naman. So medyo naglalaylo pa tong Pacific Macta as of now, no? Antay-antay lang sila dito sa mga plan site habang isang member naman nila na itong si Aldrin nakabantay lang dito sa mid. While two players ng BaiSha will be attempting to go dito sa A side. Ito, gusto ko itong isang nag-comment, partner. Oh. Pahay ka ba rito? Manalo-matalo, mas pogi pa rin kami sa China. Oh naman! Oo. Ngayon yung pagpapogi yan. Oo. Nice shot kami from NBA. Dito. Two kills. Yung situation. Situation, huwag nyo nang pangawalan ito. We need to win this, Macta. Yan, bulag na ngayon si Shao. It's gonna be Shao versus Justin and Alvin. Oh, nasa si Justin. Ako! Nagpahan pa ako nice. Doon! Nice! Ka na. Nice one. So, 2-1. Looking good para sa ating Macta in firma. That defense is working right now, Juanita. It's working right now. Yes. 1-2 ang score natin in favor of the Global Risk. Natin ang kanilang sniper na si Shao. Ito nga si Shao yung nagpalit ng weapon to bigla kanina eh. Kailangan na. Si Aldrin dito. Nakita mo, kinakas lang nila. Linash nila, kinuha nila yung area. Pwede na lang iwan to or pwede lang ipasundan. Si Aldrin, may ko na guys. May ko pasakit yung damage na nalo ni Aldrin dito. Nice back. Good job at nag-back si Aldrin. Kaso, na-miss niya yung smoke niya, partner. Na-miss niya yung smoke niya. Ayan, so kung titignan natin ang map, no? Mukha nagkukumpulan na itong BaiSha Gaming at parang lilipat sila ng B-site, no? this is a good call coming from the IGN of BaiSha. So, pinessure lang nila yung A-site and then bumalik sila sa B. So, this is going to be a fake. Nice!
mula kay Aldrin. Ay, mula kay ano? Mula kay Zyke. Mula sa Alde. Headshot from the Philippines. Sabi nga ni Zyke doon. Ito na. Uy, double fake partner. Double fake. Mahuhuli kayo nila sa Aldrin. Okay, na. Nice shot! Sa mid-lahat itong BaiSha Gaming. Si there's three players double left na for BaiSha. Ang pumaforward na itong si N9. Kapasok ng A-Sight. Medyo nagtatapos ko lang siya ng utilities dito. Ah, pinasok na niya itong A. So, nagre-respo na agad sa Pacific Macta going to A-Sight. Talagang ano, no? Tinitigil. Tara na, magrambula na tayo. Pero mukhang sa likod ng gagaling, itong Pacific, mapagtutulungan itong BaiSha Gaming. Dito si Pusimon. Kailangan lang tayo dito, partner. Oh, Night John coming from Justin. Kailan nyo na yung 2v1 to, guys? Kaya natin to! Naku, nakalusot. Nakalusot. Last one standing na lang for BaiSha. 577. Nice one! Umabot. Prostar fake! Nag-take na lang risk ang Pacific Macta defusing. Very nice. Yes! Pros, yun yung tawag natin. Pros not fake! Oo! 3-1 in favor of Pacific Macta. Gising na! Ang champion ng Pilipinas! Yes! Ito na! Partner for sure! Diba? Kailangan nila tumal pa rito. The best dito. Dapat na huli ang ating sniper! 4v5 situation. Kailangan nila mga bago sa kiss dito, partner. Si wala pa headshot na. Good job, Aldrin. Kaso na-counter kill siya nitong member na si T. Itong BaiSha Gaming. Ang sa mid, dumadaan itong BaiSha. At mukhang ba-backdoor itong si MVA. Tingin natin kung masisipat na kami si Shaw. No? Napakalaking deal kasi ito ni Shaw. Parang, grabe kumlats kasi ito eh. Kung ako ito talaga uunahin ko eh. Dito sa BaiSha. Laki sakit na ulo ni Shaw eh. Ito, medyo hindi ko alam kung bakit hindi na-replant si, ano, si Revenge Call. Pero kailangan mag-ingat ni Revenge dito. Parang, parang hinahanap siya ng ano eh. Hinahanap siya ng BaiSha. Mm-hmm. So kailangan itikit ito. Okay, ito kailangan ito iba. Dito sa counter push. Galing sa ating Pacific Macta. Control bid ang ginawa ng ating Pacific Macta. Pero tignan mo yung reaction ng Chinese team. Partner, tignan mo yung reaction ng Chinese team. Yes, naku. 2 kills coming from MBA. Counter-kill naman ng member ng BaiSha. It's going 2v3. Tutukan natin tong si Aldrin na nagbabantay ng daanan papuntang A-Site. Naku, it's gonna be... Ano to? Shilun. Together with T. Medyo malayo pa sila dito sa Pacific Macta, no? Iikot tong si, ano eh. Dapat makalaso si Justin dito, partner. Itong malaking si Aldrin. Ito, ha? Dapat makalaso si Justin. Kailangan medyo... makaisa rito. Oh, medyo malayo itong naikot si Alvin, no? Possibly, nag-expect siya nandun yung kalaban, pero maganda naman ang pinapakita ni Pacific Macta dito dahil napatay nila. Hala! Kinabahan na po ang incheck! Napapporn, partner! Napapporn, di ba? Oo. 4-2, maganda ang pinapakita ng Team Philippines. Let's go, Pacific Macta! Makita niyo ang team play natin. Dalawang sniper. Itong BaiSha Gaming sa Pacific, leaving 3 members left for Pacific Macta. Mukhang nagre-respo na itong Macta going to A-Side dahil nagmamadali na rin ang BaiSha Gaming going to A. That's 2 kills from ZYK and 2 kills from N9. Let's go, Justin. 2v1 situation. Kaya to. Yes. Kaya to. I believe. Naniniwala ka ba? Oo naman, partner. Ayan na, uiikutan na nga ni Justin eh. Nakilabos, partner, si Revenge, medyo nahuhuli siya rito. Kailangan magbago ng gameplay itong ating pambansang sniper, partner. Kasi lang dalawang round na siya magkasunod na nahuli. He needs to reposition himself sa mas komportable siya. Yes, pero kung tignan mo ang gameplay ng BaiSha ngayon, mukhang nandito lang sila sa mid and... Ayan o, nagbato na sila both A and B, no? So this is confusing.
Pero parang mas nakafocus ang tingin nila ngayon sa B site. Ayun na nga, oh, sinusugod na nila ang B. Ah, nag-split. May nakabantay pa din sa A. Oo. Pero... Nakuha, tatlong back na yan! Ang C4 din sa tapat ng B. What's going on? That's Aldrin. Ooh, Aldrin is down. That's another kill going to BaiSha. Triple kill na yun. Justin is the last one standing. Na 4 kill nito. Ni BaiSha Gaming. Kala ko atin na yung partner kasi na-pupunta sila sa stack natin eh. Naka-stack tayo na kung papasin mo, tatlo yung defender natin. Yes. Nagulat ako, naubos tayo. Medyo talagang malupit sa bari ng chip na to. Mm-hmm. 4-4 ang score natin eh, partner, no? Kasi, partner, tingnan mo doon, partner. Wala namang ginawang mali doon yung Mac eh. Nandun sila, nandun yung depensa natin. Kaso, sa palitan talaga ng Frags, talagang di mo alam kung saan nagkagaling mga headshot na binubunod itong bind sa team. Mm-hmm. Kung saan nagkagaling na headshot eh. Yes. Yan, kaya-kaya pa ng Mac na ito. Magpa 5 points itong Mac na bago tayo. Kailangan nilang kunin itong last round na ito, partner. Pag nakuha nila ito, at least meron silang waiting room. Kailangan ng room for mistake. Yes, exactly. And kung tingnan nyo ang timer natin, 1 minute and 36 seconds to go. Para sa BaiSha Gaming, I think they're gonna pass through dito sa LB. Is this LB? Ayan, medyo, nako. Justin! Justin! Kaya! Nako, it's 3 versus Justin. Malas ni Justin doon, ha, napagtulungan siya. Habang meron okay pa ditong member na si Xiao, dinidistract ang member ng Pacific Macta dito sa A-side. 1-5-4 to, partner, ha? 1-5-4 to. 5-4 to, partner. Iikot na nga yung isang member ng Pacific, eh, oh. Si Rebeng, iikot na. Sisipatin niya yan, tingnan mo. Nako, pero nag-fake sila, partner. They're going back. Babalik pa sila kay Rebeng. Babalik sila kay Rebeng. Oh, no! Medyo pangit itong ginagawa natin. Umaagro-agro tayo. We need to stand back. Kailangan natin mag-depensa. Pangit itong hiwa-hiwa lang depensa natin. Mm-hmm. Oh, it's 3 versus 3, but I still think Pacific Macta can get this point. Ito medyo komportable ako. Mainit si Alde. Mainit ito si Zach ngayon eh. Mainit itong itong Alde ng Pacific Macta ngayon. Nice! Headshot! Nice! Another from JYK! No, that's at least naka-tokens na siya, di ba? Hindi na masyadong makapag-work. Iwan natin si Aldo. Nice. Balas na nila. Sabi na eh. Partner, balas na nila. Pinasok nila yung mga nag-aapoy na Alde. Double headshot tuloy sila. Ang init ni Zayn ngayon, ni Aljon. Mainit-init, parang hot pandesal. So, ito na lang, kailangan natin tapusin ko sa ating defensa. Sabi ko lang sa'yo, partner, medyo mas mahina talaga ang defensa ng BaiSha Gaming kumpara sa nila opensa. So, looking good tayo sa matchup na to ngayon. Mm-hmm. 5-4 again, guys. Pacific Macta is now on the blacklist at global risk naman itong BaiSha Gaming. Dapat maganda ang gawing move ng offensive side ng Pacific Macta dito, no? Tingin mo ba kailangan nila maging aggre dito or hindi? Sa umpisa, tama itong ginagawa nila, I like this. Papakiramdaman nila nung klase depensa ang ibabato sa kanila ng BaiSha Gaming. Kasi hindi mo pa alam, blind ka pa eh. So, nice. That's a nice pick para sa ating partner. Good job, MBA. Naku, at tutukin naman natin itong si Xiao. Sana hindi mapita si Aldrin dito. Naku. Huwag lang maano. 4v5. Ito, kailangan nila capitalize to, partner. Kung bakit yung sitwasyon, capitalize yun na to. Pag itong si Xiao sumilit, ay, naku! Nung na si Ben! Ayan! Revenge is down! It's 4 versus 4. Medyo, ito, partner, ha? Ganun ka-importante yung sniper bounty. Sabi sa'yo, hindi biro ang presyo ng pagiging sniper sa isang team. Kasi tulad nun, I mean, kung tayo, parang nangihinayin sa nangyari. Yung mga sniper natin, mas hinayang na hinayang sa nangyari. Promise you that. Naku, walang flash pumasok sila sa smoke, partner! Ayun na, pumasok sila! Hoy, naku! Ano nangyari? Naging bot yung kalaban nyo na! Naging bot yung kalaban nyo! Ayun na, naku, na bagsak na nitong si Aldrin and last one standing is ZYK. Kaya pa ZYK, one more! Mainidit yan! ZYK, show lang yan. Kaya niyan, Zayt! Mainit-init tong Alde na to. Hot pandesal nga, sabi ko nga kanina. Naku,
Ana, yun na. Nakita na niya. Doon ka na sa kabila. Doon ka na sa kabila. Pusta ko, pusta na natin yung ano, bahay dumalado, partner. Oo. Uy! So, yun. Yan, yeah, nice, nice tago. Nice tago. Atin na to. 17 seconds. Ah, sabi mo malupit yung show? Oo. Kaya ba niya na nagbabalo? Kahapon malupit siya. Kaya ba niya nagbabalo? Mas malupit si Zyke dyan, siyempre. Nagbabalo yung pandesal ngayon eh. Kaya ba niya? Ay, sayang! Sorry, napamura ako. Naka-headshot eh. Medyo, ewan ko, nangyari na medyo sulerte yung, ano, yung shampoo. Na-headshot si Zyke. Kaya nga eh. Okay lang, okay lang. 5-5 kaya pa. Medyo, ano, ang naging problema natin doon, yung napitas yung sniper natin. Pero naka-recover naman tayo. Nasa team. Oo naman. Yes. Pero pagka-recover yung nga, napunta tayo sa clutch situation. Yung clutch situation talaga guys, 50-50 yan eh. Hindi mo alam sino mananalo dyan. Pwede kayo matalo, pwede kayo manalo. Pero at least pumupunta tayo sa clutch situation. At least na lumalaban tayo. Yes, exactly partner. And kung ano, tingnan natin yung minimap, we have Pacific Macta. C4 is currently drop lang dito sa bandang labas ng response site nila. And we have three members. It's three members na mag-a-attempt sumilip dito sa A. Magpupok lang siguro to, no? Sabay ba? Hopefully. Kasi effective naman actually yung pagkukuha nila, yung ano nila, yung pagpipit nila. Effective naman. Kailangan magising itong ating pambansang sniper. Kasi alam mo naman, pag gising itong si Revenge, ay nako, nakakatakot din to, mare. Mm-hmm. Ako, sana magising na nga itong Pacific. Pero oh, yan, no, magigising yan, tignan mo. They're gonna get this second ito, map. Cut rotation siya rito, partner. Medyo mabigat ito, maganda itong position ni Revenge ito. He's going cut rotation. Tapos so, double box up kay Aldrin. Kailangan makapasok itong core na to. Pag napasok itong core na to, good style ito. May double box up tayo from it. Naku, napitas na si Justine at si MBA, leaving Aldrin, Revenge, and ZYK as the last three members for Pacific. Naku, nabulag itong si Zyke. When Aldrin is down and Revenge, it goes down to Zyke. Sayang. 6-5. Kaya pa to, partner. Sinubukan naman nila mag-full execute sa B. Hindi pa, no? Parang hindi pa. Oh, hindi lang gawin dali. Actually, may magandang play yung Hydra Gaming dito. Mag-delete sila sa B, tapos pupunta sila sa B. Siguro try nila. Kasi hindi pa nila alam ano meron sa B. Masyadong, ano, masyadong loose yung defensa ng B. Diba? Oo. Masyadong loose yung defensa ng B. So, dapat kailangan nila i-pressure yung kabilang side. Ayan na nga, narinig tayo ng Pacific Macta. Parang narinig tayo. Yan. Kailangan nila makita anong meron sa B. Kailangan hindi maging loose yung defensa doon. Oo. So, dandali na nila. Uy, Soyong! Ano ba niya ba? Nasa mid na itong Pacific Macta. Being able to kill and 9. Yung top brother. Uy, mababasa ni Justin to! Mababasa ni Justin! Naku! Dito meron prosper dito, partner. Naku, yun yung prosper na iniwasan natin. Dice ko, ikan! Sa'yo nang nawawala yung Pacific Macta. Followed by Aldrin and ZYK. That's 3 kills going to BaiSha Gaming. Malaking problema to para sa ating Team Philippines, partner. Meron pa susunod na laban ng Macta, guys, ha? So, keep supporting them. Next round po sakali, yung next na kalaban nila, another Chinese team. Oo. AG. AG naman. Yes. Kakasabak lang nila ngayon, sasabak ulit sila mamaya. Ano daw, walang pahinga, partner. Mag-iinit yan, tas mamaya, tamo. So, kung titingnan natin ang... We have Zyke. Hindi rin nagbibigay ng pick talaga itong Chinese team. Eh. Hindi sila sumisilip eh. Kaya wala rin mapitas si Revenge eh. Kaya mahirap din ito. Sila ito yung disiplina sinasabi ko guys. Yung mananonood dyan. Lagi ko sinasabi disiplina. Tingnan nyo, hirap na hirap pumitas ang Pacific Macta. Dahil wala nagbibigay ng pick eh. Talagang play for info lang sila lagi. And si Revenge, medyo... deep, ano, almost half HP pa. Aldrin medyo tinamaan na din on that habang si Timo kung nag-aabang lang sa back.
Pagpasok ni T, saktong-sakto naman na nakagilid tong si ZYK. Sana nakita ni Zyke yun, no? Mukha namang nakita niya. And they're waiting for him. Naku! 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 Double kill! Off guard ang Pacific. Double kill yung Pacific. Back sayang, na akala ko nakita na nila. Kasi bumaril na dun sa pinto eh. Sayang. Pero okay lang kasi buhay pa naman si Aldrin, Justin at NBA 3v4 situation. Opensa tayo, may pag-asa pa tayo rito. Oh yes, of course. And tingin natin ang members na natitira dito sa Pacific Macta. Kung sama-sama na sila and they will be attempting to go to A-side kaso mukhang may napitas si Shao. So NBA is currently down. Medyo nagbaback na itong Pacific Macta. And we'll be trying to enter through mid. Kaso mukhang bantay sarado. Kung dito sila dadaan, par. Pero, nakikita mo ba, partner? Paano umengage ang mga Chinese team? Laging dalawa, laging tatlo. Isa mo na silang mahuli mag-isa eh. Either yung sniper, nandun, syempre sniper yan. Mag-isa yan. May ilo lang yung backup na malapit. Pero kung papasin kung harap na sila, tuming kumagalaw. Dalawa-dalawa sila eh. Dalawa-dalawa, yes. 5-8. 2 points away na lang ang BaiSha Gaming from conquering this map. Hopefully, magsunod-sunod ang score ng Pacific dito at may magawa silang next play. Three players left for Pacific. May backstab na naman. Nakita mo yung backstab. Kita mo si backstab. Si N9, ang lalim na ni N9. Ako, mauhuli niya itong dalawa nating player. Ang lalim niya na, partner. My golly, what's happening to our Philippine team? Talagang ano, no? Talagang yes. Mahirap din talaga itong kalaban ng mga Chinese team na ito. Batak na batak. And the last two players na lang natitira dito sa Pacific, it's Justin and Alvin. Ako, wala na po si Alvin. Justin is the last one standing. Ako, sayang, nagiliran kong si Justin. That's a score going to BaiSha again. Partner, 5-9 partner. Shoutout pala kay Parent Tags. Nakita ko yata siya sa likod, no? Siya pa yung nasa likod. Yes. Andiyan yung coach. Shoutout sa'yo. So ito na. This is it. Make it or break it na talaga to, partner. Ito na lang, buti na lang, pupunta na sa B. Ito sinasabi ko, medyo kulang tayo ng pressure sa B, partner. Yes. Ito, yung pressure na lang sa B. Ito lang tayo nagkukulang as of now. Pero, as you can see, it's last four players para sa Pacific. NBA is down. That's two kills coming from Kilun of BaiSha. Let's take a look at Aldrin together with NBA. C4 is currently dropped at mukhang bantay sarado na lang yung BaiSha Gaming ang C4. May granada pa naman si NBA eh. Siguro yes. Makahuli kaya siya rito. Popcorn. Magandang batuhan lang, no? Nice shot! Nice shot! Balls coming from the bench! May granada pa siya naman. Ayan. Sige, granada mo. Boom! Boom. Isa pa, para popcorn. Nag-inabos ng ano? Ng granada. So, let's see, Aldrin, medyo hesitant pa nga silang pumasok, no? Dahil bantay sarado ang C4. Kasi crossfire to, partner, eh. Medyo matinding crossfire to mangyari dito. Mm-hmm. At mukhang iikot ng mapa itong si Revenge. At makaka-encounter niya itong si T. Hopefully, masipat nito ni Revenge itong si T, no? Na nasa B-side. Nasa baba? Oo, nasa baba. Nice shot! Nice! Very good, Aldrin! Super, so good. 44 seconds for Macta. Magplanta C4. Medyo matalong. Medyo maano pa naman yung oras. So, ako ipit si, ano, si NBA. Si NBA. Ayan, oras pa NBA. Ayan ang backup. Good job. Ayan yung backup mo. Naku na headshot si Revenge. Munti na lang. Woo! Medyo kinabalo ako ng partner. The headshot si Revenge noon! Pero kinaya nila. Diba? OMG. Pero okay yan. Kung titignan mo, hindi naman yung adjustment mga partner. Maluwag na yung pwedeng galawan ng ating Pacific Macta partner. Tignan mo, maluwag na, di ba?
Kanina, yes. Kumpul-kumpul sila kaya ma-ano eh. Kaya mabilis yung rotation. What I mean is, dahil walang pressure sa B, lumalapit lang lagi sa may door area ng B, itong depensa ng B. Ngayon, tiyan po, hiwa-hiwalay na. Pag pinasok na lang itong video, no? Oh. Nice. Ay, naku, two players are down from Pacific. Kalma-kalma lang. Sayang. Kalma-kalma lang. Wait lang. Parang igogawa na lang itong partner kung lubas natin sa head ko. Lugo sila dito sa lane. What a shot! Ano yun? Last one is revenge. Parang naka-aimbot. Oh no. Parang naka-aimbot partner eh. Parang lang. Oh, ayan. Grabe. Nakita mo yun? Dumaan lang na headshot si Sir, pwede na headshot. Kino ba yun? Dami nilang na-ubos pa. Oo. Nice try pa rin. Match point na ni BaiSha. Pero sila good try. Meron pang all gamers after. Meron pang all gamers. Meron pang lapang SCB. Actually, kung titignan mo, partner, mas pumalag tayo sa compound. Pumalag tayo. Nilaban ng Macta talaga. Nahirapan ang kalaban nila dito eh. Ito yung highlights natin. Sabi ko kasi, wala naman ako na yung, siguro, kailangan pang yung space nila sa paso. Kasi, medyo malayo pa yung space nila. Kailangan na yung konti yung space nila sa paso. Eh, itong yung ayos nila. Lahat naman ginagawa nila yung sakwa sa'yo. Wala tayong makita. Parang, ano ba yung parang tinapot na lang. Wala, diba? Talagang, ang ganda ng art of nila dito sa compound. Oh, ang match nga lang, medyo na ano, nalamangan na ng buy siya. Sayang. Talaga ano lang, partner. Yung spacing siguro kailan nilang ayos eh. Tapos kung nangyari, isa kasi punta sa larong parang hindi na mabasa. Pero kasi yung sa B-side. Alam mo yung sa may pintana, lahat may pwesto, may naka-pwesto na, may na-intro na rin, parang pamusahan siya. Parang magtanta lang. May bagay ang better yung practice natin din para sa itang mga. At ito, dali mo yung spacing. Diba? Pa-isa-isa partner eh, diba? Pa-isa-isa nga, yun yung problema eh. Grabe yan talaga yun ang hinayang ako. Ito, maganda yung spacing nila, pero wala na. Ito, open spacing. Ito, hindi naman. Tapos isa, napapasok. Pagka hindi masyado makitig tempo. Mas maganda yung spacing nila kahapon ng mga yun. Kalaban nila yung EA. Ito yung spacing nila. Yes, exactly. Ito, nahe-headshot na yun. Grabe naman yun. Grabe na ka-aimbot. Isado lang daw. Nag-step pero up si Zay sa laro nyo. Pero si Zay, 1.0, 94 KR. Damage siya per round is 94. Napaka sa good, that's a good match para kay Zay. Oo. Oo, yan. Si Revenge, medyo upset siya sa laro ngayon. Sana magising siya rin sa susunod na laban natin. So, 10-2, 10-6. Still, kung ipukumpara natin last year, partner, mas malinis yung pagkatalo nila eh. Oo. Or yeah. Mas malinis, diba? Hindi sila nagutulog ng musugod lang eh. May kinagawa talaga silang kinagawa talaga silang gawin. Yeah. Pero talagang minsan, you just need to familiarize yourself sa mga ganong klaseng gameplay. Lalo na ang sabi ko dito sa Pilipinas, hindi naman ganyan yung mga gameplay na mga kalaban. Diba? Kaya mag-ano tayo guys, sabay-sabay tayo mag-improve sa ganyang pagkakataon. Diba? So, Anita, hopefully, makabawi tayo dito sa laban natin versus all gamers kasi we need to. Ngayon, both Philippine team are 0-2 and we need wins para makapasok ng top 4. Ayan. Kaya pang gapangin ang Macta yan. Sa top 4 pa yun ngayon, SUV. Mag-stay yan dyan as well as SUV. Yeah, so yeah, I guess a nice try. Let's see them next round versus AG, all gamers. So, dyan lang kayo. Meron pang laban ng Macta at SUG. Hindi. Sige. Mamaya pa. So, ang mangyayari dito, ito,
Sino ba yung umuukol? Sino? May umuukol daw sa inyo kahapon. Ewan ko. Sana hindi ako. Kasi baka mamaya pag nagano ko, di ba pag nag-agree ako. Sabi ko, oh my God, ako ba yun? So, kinoconfirm ko sa kanila. Okay, so pamayat na tayo mag-usap ng usapang uhol. Break muna tayo, guys. See you later sa next match natin versus AJ.